Good morning po sa ating lahat. Welcome na naman po sa ating daily devotion. Ang word for today is refresh. Refresh, sabi po niya sa dictionary, is to renew our strength, to restore our strength, to freshen up. Alam niyo po yung pag medyo pagod ka na, hindi mo na alam, walang-wala ka na kung paano gagawin mo, kailangan mo muna ng time out. Magre-refresh muna ako para ma-renew lahat, mabago yung pag-iisip at kung ano-ano pa. So today, ang devotion po natin ay isinulat po ni Sir Roger Rangay Lott. Okay, so ang title po natin is Refreshment from the Lord. Yung refreshment po na natatanggap natin sa mundo pag nauhaw tayo, inom tayo ng malamig na soft drinks o malamig na tubig, o pagod na tayo, mag-splash lang tayo ng tubig sa mukha para maging okay ulit tayo, nakakatuwa na po sa feeling natin. Paano pa po pag ang refreshment natin ay manggagaling sa Panginoon? So, gusto niyo po ba yun? Okay, syempre, pag refreshment na galing sa Panginoon, talaga pong nakadikit yan sa ating puso, nakadikit sa ating kaluluwa. So, ang verse po natin is taken from Ezekiel 34 verse 26b. Ang sabi niya po dito, pangako po ng Panginoon, I will cause the shower to come down in his season. May panahon po ang refreshment na ginagawa ng Panginoon. Ano po yung tamang panahon? So, ang Bible reading po natin is Joel chapter 1, 9-20. Pero po, para maintindihan nyo, ito na po yung sinasabi ng tao na, to you, O Lord, I call. Talagang nagsusumamo sila sa Panginoon. Alam nyo po kung bakit? Dahil po, pagbabasahin natin yung Joel chapter 1, nakakalugmok po talaga. Dito po pinapanawagan para sa mga elders, sa mga ministers of the Word of God, sa mga priests, kumbaga pinaka mga leader na nag-aano ng gospel ni Lord, yung mga binigyan ng authority ng Panginoon, na sabihin ito sa mga kumbaga sila ang magpasimuno ng alin para ma-refresh ang mga tao, dahil sa mga panong ito daw po na withheld ang sacrifice sa Panginoon. Bakit? Ito po, sabi po ni Sir Roger Rangay, sabi niya, ang command po kasi doon, kung babasahin nyo, parating sinasabi to the elders, to the ministers of the word, tapos mga priests, sabi niya na fast, put on the sackcloth, sabi niya. Kung pagkaganon yung magmo-mourn sila, magsusorry sila sa Panginoon, it is a call to repentance, a call to fasting. Yun po yung pinaka-message nito. Bakit? Dahil po daw, yung mga pangyayari po dito ay kalugmok-lugmok. Nandyan yung mga peste, andyan yung, kumbaga, hanggang sa lahat, yung bukid, yung river na tuyo, yung bukid, hindi na tumutubo ang mga tinanim mo, hanggang sa mga puno, wala nang bunga. Kahit yung buto daw po ay tuyot na. So, alam niyo po yung walang kapag-apag-asa. So, kaya sabi niya, na withheld daw po from God lahat ng offerings. Why were they withheld? Bakit nga po? Sabi po ni Sir Roger, maaari na itong mga taong to were serving other gods. And maybe, they had come up with another plan they thought was better. Pagkatapos, maari din careless sila. So, ibig sabihin, kulang sila ng panalangin. At fasting helps us to be guided by the Lord. Tandaan nyo po parati yun. So, dito po, sa panahon natin ngayon, itong message ni Lord sa araw na to, kalugmok-lugmok. Pero po, kung titingnan natin talaga, ngayon po, meron na naman Omicron. Balik na naman po tayo sa lockdowns and lahat ng mga protocols na kung gaano ka dami na naman ang nagkakaroon ng mga sakit. Di po ba may mga plague na yan, hindi po ba tinatawag rin tayo ng Panginoon na iluhod natin ito at manalangin talaga tayo ng buong buo sa Panginoon. Sabi nga po dito sa paragraph 2,
we do not offer up meat or drink offerings katulad nung mga panahon na sa Old Testament. But we are commanded to offer up sacrifices to God. Ano po ba yun? Ayan. Ano po ba yung mga sacrifices na dapat hindi natin wini-withheld sa Panginoon? Sabi niya po sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya po, present your bodies a living sacrifice. Diba, naalala niyo po yun? Ano po ang pwede nating i-offer sa Panginoon? Ito po, yung templo niya, yung ating katawan, living sacrifice. Na kumbaga, magsaserve tayo sa Panginoon. Una po yan. Pangalawa, sinabi niya sa Philippians 4 verse 18. For I am full. Alam niyo po yun, ito po yung mga Philippians nagbigay ng tulong kay Apostle Paul na ipinadala na kay Epaphroditus ba yun? At doon po makikita natin na sacrifice of material things for the well-being of our brother who are in need. Yun po pangalawang sacrifice na mai-offer natin sa Panginoon. Una, yung tayo mismo. Pangalawa, yung pagtulong natin sa ating kapwa. Pangatlo, ito pa, sabi niya sa Hebrews 13 verse 16, but to do good and to share to others, because this is where God is pleased. Tingnan niyo po yun, to do good. Kasi po, minsan talaga ako, sa panahon ngayon, habang pahirap ng pahirap ang sitwasyon natin, minsan, matitempt ka na parating isipin mo, paano naman kami? Paano naman ako? Pero sabi nga po ng Panginoon, to do good and share to others. Sabihin po natin sa ating sarili yan, Lord, at ipagnalangin natin sarili natin na hindi po tayo mag-stop na gumawa ng mabuti. Hindi po kailangan na malaking malaki, pero kung ano po yung meron sa inyo, eh yun po yung i-share natin. Ganun. Gawin yung maayos, gawin yung mabuti. Pangatlo po yun, to do good. Tapos pang huli, naalala nyo po sa Revelation, sabi niya, the 4 and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors. Alam nyo po ba yun? Which are the prayers of the saints. Ito po yung mga incense na to ay mga prayer daw natin. Saints po tayo, those who believe in Jesus. We are called saints. Kaya po, ano pang sacrifice ang pwede nating ibigay para magkaroon ng refreshment sa ating soul? Eh, panalangin. Ayan. God longs for these sacrifices and indeed, He deserves them. So ano po yun mga yun na sinabi? Present our body as living sacrifice, serve God. Number two, sabi niya po doon, is to share material things to those who are in need, yung mga kapatiran natin. Pangatlo, sabi niya, never stop doing good and share. Dahil ito daw po ay nakakapagbigay ng saya sa Panginoon. It pleases the Lord pagka po nakikita niya tayong ganun. At pang-apat, prayer. Yung prayer po natin is an incense. At yan po yung mga panalangin natin. Naalala niyo po yung isang devotion natin last year na may angel pa na toka doon sa mga panalangin na umaakyat. Tapos ginagawang incense. Pagkatapos pag kaabot na yun, may binabato na answered prayer. Ayan. So ayan po ang mga dapat na hindi natin wini-withheld sa Panginoon. Yan po yung mga sacrifice na kung sila noon meron silang mga meat and drink sacrifice or offerings, tayo po, yun na po yung pwede nating ibigay sa Panginoon sa ating mga, sa generation po natin ngayon. Sabi po sa third paragraph, perhaps we also in a spiritual sense experience that barren and desolate feeling of drought sometimes. Nararanasan nyo daw po ba yun? We may feel like something has been stolen from our Christian lives.
Yung parang tuyot na tuyot ka na. Ano po itong nararamdaman ko, Panginoon? Yung parang bang wala, nang, wala ka nang nakikitang hindi mo nararamdaman. Kristiyano pa ba ako? Parang wala na ako nagagawa. Then, we need to check on the activities at the altar of sacrifice in our hearts. Check our hearts, mga kapatid. Meron pa po ba tayong kung bakit tayo ganun ang nararamdaman? What are we doing with those sacrifices that are specifically commanded in the scriptures? Yung pagiging ikaw as a holy sacrifice, yung meron ka, yung may pwede kang gawing mabuti, at may kaya kang gawin, ipanalangin ang mga tao na nakapaligid sa'yo. Today, we live in a land of ease and plenty. Siguro po yun sa kanila noon. In a land of casual Christianity. The temptations around us are subtle and alluring, sabi niya. How would the prophet Joel fit into our circles? Paano po ba? Paano po tayo? Paano po yung itong sinasabi ni prophet Joel ay may makikita tayong mensahe ng Panginoon? How well would he be accepted? Let us bring in the sacrifices so we can experience blessings and refreshment from the Lord. Gusto niyo po ng refreshment galing sa Panginoon? Sabi nga po, kapag hinahawakan mo ang mga bagay-bagay at ayaw mong pakawalan, nandyan lang, walang space para punan ng Panginoon. Pero pag meron ka na daw pong ibinigay o ibinuhos o i-share sa iba, tapos mawawala na yung mga iba't ibang bagay sa'yo, yun yung time na marirefresh ka ni Lord at siya naman ang magbibigay sa'yo ng lahat. Hindi po, wala pong kapantay ang kaya ibigay ng Panginoon sa atin, mga kapamilya. Hindi rin po natin mapapantayan yung generosity ng Panginoon. Kaya po, kung gusto po nating ma-refresh, ibigay po natin ang lahat sa Panginoon. Yung buong pagkataon natin, maging holy and pleasing tayo sa Panginoon. At yun nga po, mag-share, do good, and pray. Paalala po sa atin ng Ama nating nasa langit, and He Himself will refresh us. At mararanasan niyo po yung blessing na kapag gumawa ka ng mabuti, na para sa Panginoon, nag-share ka at nag-serve ka, tinanong parang kapares lang kahapon, no? Ay, ayun po. At pinanalangin mo ang iba, tapos makikita mo na, uy, sumaya sila, tapos, uy, na-answer yung prayer, tapos, ay, may naitulong pala ako, kahit yun lang. Alam niyo po, hindi po kayo parang magiging desert ang puso. Parati po kayo nag-o-overflow sa saya. So ayan po ang message natin. Always remember that the true refreshment comes from the Lord. At yun po ay hindi natin matatanggap pag hindi ho tayo nagpapakawala o hindi tayo nagbibigay o hindi tayo nagsaserve. So yan po ang ating message sa panahon ngayon. Sa araw na ito, huwag po tayong maging katulad ng mga kwento ni Prophet Joel doon, at sana hindi po sabihin sa atin yun ng Panginoon. Ayan, let's pray na po, mga kapamilya. Good morning po sa ating lahat. Lord, maraming salamat po sa paalala na ito. Alam po namin at kiniklaim po namin, Panginoon, yung sinabi ninyo ngayon na You will cause the shower to come down upon us, Lord, in His season, in Your season, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa mga times na inuna namin yung sarili namin, na tinamad kami manalangin, na yung mga dapat namin gawin na kabutihan, hindi po namin nagawa agad dahil po sa kabisihan namin o para sa sarili namin o pagiging selfish. At higit sa lahat, Lord, yung
sa sin, Lord, kasalanan ng mga nagagawa namin para hindi po kami maging karapat-dapat assure as a holy sacrifice for you. Lord, we come down to you, we bow down to you, Lord God. Sorry po, patawarin niyo po kami. Sabi niyo, Lord, na pag nagsorry kami sa inyo, tulungan niyo po kami na magbago at totoong hindi na po namin uulitin. Lord, i-guide niyo po kami sa araw-araw. Nawa, Lord, ma-experience po namin yung true joy, Lord, and happiness, Lord. Na sa pag-offer po namin ng mga sacrifices na ito, hindi po namin mararanasan yung ma-dry up po yung aming puso, Panginoon. Refresh us, Lord, at tulungan niyo po kami na huwag matakot to share, to do good, to pray, and obey you always. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!